Pwede ito siya ni. Ano lang? Ayan pa mga kabayan, sila po yung mga pinsan ko po sa mga anak at apo ng pinsan ko. Galing pa po sa iba't ibang lugar. Nakakamiss po, tagal na rin po, ilang pong dekada na rin kami hindi nagkita. Siguro nung ikita po namin eh, mga 90s pa po yun. Mga ganun. Tapos ngayon, imagine 2022 na. Ayan po. Ate Mila, alis mo na yung face mask mo. Ayan po si Ate Becca, pamangkin po niya. Kaya po sila pumunta dito, syempre sinanay lang po yung buhay po sa magkakapatid. Ate Becca, ano gusto mong sabihin kay nanay? O, walang iiyak ha? Ayaw ko salita, damas. Naiiyak ako pag ako sasalita eh. Eh, nag-iisang tsahe na namin yan. Eh, kaya nung sinabi nila mong birthday, di... Iyak ako. Kaya nung sinabi nilang birthday, kinukumida yung mga kapatid. Kaya sinabi ako yung mga kapatid ko, magkita sila lahat. Kasi yan ang nagpalaki, ano, nag-alaga sa amin nung araw. Maski buhay ng magulang namin, yan ang nag-alaga sa amin. Kaya bawat sa salita lang, gusto ko marating agad. Ayan po mga kabayan, wala po mo naiyak sa inyo ah. Hindi ba wala po para makontrol. Ah, sige, mamaya mo na kasi nautog na po siya. Ano yung size eh? Nakalagay yung 32 yung size eh. Yung size, 80. Ay, 32 yung size. Dapat maliit lang. Yeah. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! At Tagalog naman, maligayang pati sa iyong pansilan. Ipan mo ang tumarabi ko. Miss!
Okay na. Ayun. Ayun pa. Ano pati hangin yung na rin? Sa inyo ka sa lola mo. Ah! Miyak ka na! Miyak! Okay! Ang mag-wish naman, katapos na mag-wish si Ate Becca. Sa panganay sa magkakapatid si Ate Tese. Dito sa kami. Dito, para yan. Dito sa kami. Sabihan mo, upo ka. Walang iyak ka. Yan. Oh, sige. Ayaw, hindi kayo sa kasama. Ano ka pala, umiyak Ate Tese? Gano'n Happy birthday, sana mabang buhay mo na. Si Ate Honor! Si Honor! Tanda, tinatawag lang ko po yung pinsan po namin na pinakamaganda po. Si Ate Honor. Yan po. Yung dati pinakasama ko po sa vlog na nag-retire na po sa pag-artista. Ate Honor! Artistahin na ako, baka kala mo. Ay, na ako! Ah, upo na ka sa tabi ni nanay. Ano wish mo? Ayan. Happy birthday. Oh, wish mo? Sana mapabuhay mo. Datan mo pa yung mga ako mo kahit sa tulo. Nakita mo pa yung mga kayabangan kami nung araw. Malakas ka. Malakas yan. Lalo na sa ano, latest. Basta lagi ka magpagpag. Nandito lang kami sa kayo. Ah, tapos natin ano. Totoo yun? Ayun po mga kabayan. Tapos na po yung birthday po ng nanay ko. Siyempre, medyo naging emosyonal. At eto, wala pa po kong ligo. Medyo inubo pa rin po ako. Pero importante po, siyempre, naging masaya po si nanay. Nakarawis po. Nakabisita po yung mga pamangkin po niya. At sobrang saya po. Kasi ilang dekada na rin po silang hindi nakikita-kita. Iba po, last year nakita naman, pero iba po, talaga doon. Dekada na po talagang dinalaw po si nanay. Sabi nga po ni nanay, hindi daw po siya mag-ibay kasi baka pumunta nga daw po yung mga mag-anak niya, yung mga pamangkin niya, pumunta naman po sa awa po ng Diyos at naging safe naman po lahat. At syempre yung mga ibang kamag-anak din po namin nandito, nagpuntaan, na syempre gusto po makita si nanay. Yes, kaya pag-uwi po sa Pilipinas talagang gusto lang po talaga masaya po yung mga magulang ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Yun po talaga lang yung iniisip ko. Kaya yung birthday po ngayon ni nanay, isang malaking blessing po yun na nagpapatunay na sa edad niya na po yun, ang tinuro niya po talaga sa akin, kahit hindi niya po sinasabi, na ang edukasyon po talaga hindi po nakabase sa papel. Sa diskarte at pagmamalasakit at pagmamalupo sa kapwa. Kasi kapag pinakita niyo po yung taong pakikipagkapwa-tao po, marami po talagang magmamahal po sa inyo. Marami po talagang gustong pumunta. Kaya lang, syempre, ang hinayaan ko pong mag-desisyon ng nanay ko. Kasi ayaw niya daw po masyadong maraming tao na hirapan daw po siya kumilos. Kung ako po masusunod, syempre, yung mga kamag-anak pa po namin, baka pupuntahin. Birthday po syempre ng nanay. Gusto ko po maging ano, malawag sa kalooban niya, masaya siya at sabrasaya naman po ng nanay ko. Siyempre, pati ng father ko, mga kapatid ko, umaki ko, yung mga kamag-anak po namin, makaibigyo ko rin po dito. Yun, saka nagpapasalamatin po, siyempre yung mga kapitbahay po talaga dito,
sobrang-sobrang mahal din po si Nanay kasi napakamapagbigay po talaga. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi nagkaroon po ang tulad ng nanay na tulad po niya. Hindi po siya kasi hindi po na tao na nagsasabi lagi ng salitang I love you o mahal kita, hindi po. Ramdam na ramdam niyo po sa kanya talaga na pinararamdaman po niya sa amin kung gano'n niya po kami kamahal. Gano'n po. Pero syempre ako, lagi po sila sabihin ko po silang mahal na mahal ko sila, I love you. Ako po kasi talaga na nawala na naman sa sarili niya. Ako po talaga gusto po iparanda po sila kung gano'n po sila ka-importante sa buhay ko. Kaya sa iniisip ko po kasi na ang pera kikitain po yan. Pero kalidahan po ng mga magulang ko, ang buhay po sila, hindi na po mauulit yun sa isang segundo, isang minuto. Gusto ko po, kahit nandito po ako, maging masaya po sila. Kaya, dito ko po umuwi taon-taon para mas makapiling ko po na maayos po ang aking mga magulang. Yun. Kaya, kung kasama po ninyo yung mga magulang, yan. Kung hindi nyo po masabi kung gano'n sila kamahal, ay pakita nyo lang po sa agaw. Napakasarap po sa magulang po noon. At syempre, dun sa mga wala ng mga magulang, tatagal nyo po, at kung may mga kapatid kayo, mamahalan po kayo, ayun po importante. At kung wala naman po kayong kapatid, at kung ulila po kayo, ang Panginoon po laging nandiyan, nakagabay po sa atin. Tayo po talaga kikilos para po sa ating buhay. Patuloy lang po tayong lumaban. Sinasabi nga po eh, na buhay po ay isa, kailangan enjoy life. We live once. Diba? Sabi niya, ang buhay ay isa. Ibig sabihin, yun nga, ang buhay ay isa, pero araw-araw tayo nabubuhay. Kaya enjoy po natin ang ating buhay. Siyempre, yung problema parte po ng buhay po natin mga pagsubok. Pero, maglagay po tayo ng positibo sa ating puso at isipan at suko na po natin lahat sa Panginoon. Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangan ako. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi. Magandang araw. Laban na!